Magandang umaga po mga kaibigan. Welcome sa ating palatuntunan dito po naman sa Tapatan sa Aristocrat. Pag-uusapan, we will be talking about preparations for the coming visit of the Holy Father. And aside from that, some reflections from people, from persons, from the church. So we're happy to have with us Father Luciano Felloni, an Argentinian na magaling mag-Tagalog at seminarista noong si Father Bergoglio ay isang profesor sa Argentina. Si Sister Mary Jan Mananzan mula po naman sa St. Scholastica College, dati pong religious superior at nasa bilang co-chair ng Association of Major Religious Superiors in the Philippines for some time. Si Dr. Lyndon Lee Suy ng Department of Health. Andito rin si Benjo Bacani ng Red Cross. Senior Superintendent Robert Po from the Philippine National Police. Colonel Restituto Padilla and Professor Ted Herbosa, who used to be USEC of the Department of Health and in charge of the preparations for the papal visit. E nasa emergency room ngayon yan ang PGH. So let's start our discussions. Father, gaano nyo kakilala? How well do you know Father Bergoglio, who's now the Holy Father? Well, nakilala ko siya nung siya ay simpleng pare at ako ay isang simpleng seminarista. At naging kapitbahay ko siya sa loob ng 3 taon at confessor at the same time. So, on a personal level, nakilala ko siya sa context ng kumpisalan. At bilang seminarista din, umatend ako sa mga recollections, monthly recollections na binibigay niya sa amin. And bilang teacher, hindi ko siya naging teacher, but umatend ako ng isang seminary sa yung style ng liberation theology ng Argentina na tinawag is theology of the people. So umatend kami ng isang seminar. Gaano niyo kakilala? Anong pagkakilala niyo sa kanya? Siya isang napakasimpleng tao. Napakatalino, pero pag nakausap mo ay simpleng magsalita, simpleng manamit, simpleng pagkikitungo sa tao. So simplicity, isa sa mga katangian niya, katalinuhan, napakatalino, napakahusay na philosopher and teacher of literature. And malaki ang pagmamahal niya sa mahirap. Kahit siya ay nasa context ng academe noon, teacher lang siya, talagang naninindigan siya lagi para sa mahirap. Pero nabanggit niyo, professor siya ng literatura. Yes. Paano siya nag-relate sa mga katulad ninyong seminarista? Well, madaling kausapin at simpleng pare. So, bagamat sa loob ng class, literature ang pag-uusapan o didiscuss niya, nasa labas siya isang pare. Ito ay hanggang ngayon na Santo Papa, yun laging ina-underline niya na siya isang karaniwan tao at siya isang simpleng pare. Na may iba't ibang functions na naibigay ng simbahan sa kanya, but nanatiling siya simpleng tao at simpleng pare lang. It's been said that, pag umaasenso ang tao, nagbabago. Have you seen consistency in him when he became a bishop? In the first place, did you ever expect him to be a bishop? No, I never expect him to be a bishop. Sa sobrang karaniwan tao nga, hindi namin inaasahan na maging obispo. Kaya nagulat kami lahat nung naging obispo siya. At hindi nagbago ang kanyang pagkatao. So hanggang ngayon, laging ini-insist na siya isang karaniwan tao. And lagi the same, iba't iba ang function, lumalaki ang position, pero hindi lumalaki ang ulo. Hindi sumasabay ang ulo sa titulo. Well, ang kasabihan kasi, Father, merong secrecy, merong pagiging lihim ng pagiging kompesor. Pero how did he treat yung mga nangungumpisal? Yes. Very good listener siya. So talagang unang bagong manermong nakikinig siya. Hindi bagong sermon. So talagang good listener siya. And then isang bagay na talagang kakaiba, hindi ko naranasan sa ibang pare before or after him is laging tatanungin sa seminarista, kumusta ang pagkikitungo sa mga tao? On weekends kasi pastoral work ang ginagawa namin sa mga kapilya. So lagi niyang tinatanong, kumusta ang pagkikitungo sa tao? Anong natututunan mo doon sa mga tao? So parang in the context of confession, na laging kasalanan ang pinag-uusapan, laging ang tanong niya, kung meron kang oras, kung meron kang panahon,
kung meron kang pakikitungo sa mga taong maliit. Parang without telling that to you, parang ang implication ay kung wala kang oras sa tao, yun ay isang kasalanan. Sapagkat ikaw ay magpapare, dapat may oras ka sa mga tao. Really? Wow. That's just the opening salvo. Sister Mary Jan, from the outside looking in, you've been in the religious order for some time. How do you look at the Pope today? I love him. Ganun. Declaration, public declaration of love, di ba? Uh-huh. No, no talaga kasi. Pakilapit lang po sa mikro. And then I really, really think that that is the greatest gift of God to us in 2013 is the election of the Pope. Kasi sa totoo lang, no, frankly speaking, there was a time when I'm so happy, I really am so happy as a nun, but I felt so uneasy like being a Catholic. Kasi ang dami kong ina-apologize. I have to apologize for intransigency of the hierarchy. Kung minsan, I have to apologize for the sexual abuses of the priest. I have to apologize for a lot of things, no? Kaya ano pa tong klase? Ano, ba ako laging nag-apologize for the Catholic Church? But you know, when Pope says, you know what I want the church to be is a mother and a shepherdess. And sabi niya, and I think the church should not always be pronounced, making doctrinal and moral pronouncement. What the church should do is to heal wounds and to warm the hearts of people. Wow, sabi ko, if that is our church, I am very happy and very comfortable in this kind of church that is the dream of Pope Francis. Parang you made the right decision to be inside the church. Well, I'm always naman inside the church. Ano ka ba naman? I never went outside of the church. Yeah. Di ba kung minsan yung nanay mo may mga warts? But uh-huh. Doesn't mean you don't love your mother. Uh-huh. But nakikita mo lang yung warts, no? And sometimes you have to operate on the warts. Yeah. Or you have to show to the doctor, may wart ang nanay ko, pwede ba alisin mo? Pero uh-huh. Di sa simbahan. Kung minsan may nakikita kang ano ba yan, ganyan, ganyan. So, of course, you have to see that and you have to do something about it. But I never cease to love the church. I yes. love the church. And precisely because I love the church, that's why I am concerned about yung mga nangyayaring depekto ng simbahan. Sister Mary Jan, what about Pope Francis' stand on human rights? Wow, I think he is great. You know, ang nakakatawa kay Pope, nakakatawa, hindi, nakakatuwa kay Pope, talagang tinitingnan niya bawat sector. Hindi lang niya sinasabing, we have to be have an option for the poor, which is really a quite a common rhetoric of the church. Pero siya niya, iniisa-isa niya ang mga rights ng mga workers, ang rights ng mga migrant workers, ang rights ng mga women, ang right, yung mga rights ng mga ano marginalized. Hindi ba human rights yan, di ba? Ibig niya sabihin, at saka kung mag-ano siya, tinitingnan niya yung halimbawa, he has a terrible condemnation of the economic system. Kasi this is economic system kills. Sabi niya ganyan. Sabi niya, why is it that when an old man in a whatever dies, it's not news. Pero pag 2 points ng stock market bumaba, it's news. Ang ibig niya sabihin, hindi mo mas importante yung kabutihan ng tao, yung uh-huh. yung the welfare of people. Napaka person oriented niya eh, di ba? Okay. Simula pa lamang po 'yon, mga kaibigan. Father Luciano, let me ask you a very personal question. Paano kayo napunta sa Pilipinas? Why are you here in the first place? Hindi ko rin alam. Nag-volunteer ako for mission. At nung nag-volunteer ako, akala ko sa Africa kung ipapadala. But that time, nag-open pala ng parokya ng Payatas. And nakahanap sila ng young people. And I was 21, so inoferan ako. So umuo ako and binigyan ako ng pagkakataon na after 2 years, make my final decision kung gusto ko manatili o gusto kong bumalik sa amin. So, pumarito ako noong 1994. Tumagal ako ng 2 taon sa Payatas and then I decided to stay. So, I've been 12 years in Payatas, 6 years in Commonwealth, and now 2 years in Camarín, Caloocan. Really? So you got accustomed? Half my life. I'm 41, so I've been this year 21 in the Philippines and 20 in Argentina. Okay. Well, this is something. Okay. Pero you got accustomed to the smell of Payatas, no? Of course, yes. Oh, after 1 year, mas sanay ka rin. Uh-huh. Mas sanay ka sa Payatas. But Payatas ay isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas dahil sa tao.
Ang galing, ang bait ng tao sa payatas. Bakit po ninyo nasabi yun? Eh, sinasabi karaniwan ng krimen nagaganap sa lugar na maraming mahihirap. Nasabi ko dahil doon ako tumagal ng 12 taon. So naranasan ko ang kalagayan ng tao. May mga kriminal, yes, mayroon. But kahit saan mayroon. No? Pero feeling ko mas maraming sa mga subdivision. Eh. Medyo mabigat na statement yun. Ha? Mabigat na statement yun. Thank you, Father. Okay, babalikan natin ng konti yan. Ha? Pero in the first place, kasama kayo ron sa ano? Sa magmimisa sa cathedral? Opo. Ako ay napili isa sa mga 10 representative ng Novaliches. So, bawat diocese, magpapadala ng 10 pare. So, hindi kami nagbun... I think, yung pagiging Argentinian ko naging... Factor. Factor. But will you have the chance to have a few minutes with your professor? I don't know. I hope. How I wish. But kung hindi man, masaya ako na dumalaw siya sa Pilipinas. Galing. Napakaganda. Mag-selfie rin kayo with the Holy Father. Pero, okay. Ito na ngayon. We're happy the Pope is coming. How prepared are we from the Department of Health? No agency can actually say they're 100% prepared. The mere fact na nagsisimulation pa, tinitignan pa kung ano pwede mangyari, meaning there's always a room for improvement at fina-find siya pa rin lahat. But then, we can always commit that the DOH is in a good position now to address any possible problem as far as medical side is concerned pa. Okay, so you have doctors. How many doctors and nurses do you have for the papal visit? Actually, sir, bawat lugar na pupuntahan niya, iba-ibang grupo ang ide-deploy namin. For Tacloban Group, SMOA, Cathedral, UST, dito sa Quirino. Marami po kami ide-deploy. It's not only NCR, but rather we're also asking the assistance coming from our different regional offices here. At the current, more than 1,000 health workers are actually being deployed for this activity. Really? May dala naman silang provision. May pagkain silang sarili. Meron po. Hindi po kami magde-depend sa mga ibibigay din. So, self-ano po kami, kasama na rin po dito bukod sa mga tao, yung mga gamit na kakailanganin, ang stretcher, ang ambulance, lahat po ito naka-standby. Hindi naman sa prophet of doom ako, pero how will you evacuate people in a sea, in a multitude of people? Well, the posts are strategically located, meaning nakalagay po siya sa mga lugar na meron ng pwedeng daanan just in case na magka-problema. So, hindi po siya sa isang lugar lamang, kundi nakalagay, meaning pag nagka-problema sa isang lugar, merong kung saan ang pinakamalapit na post siya na pwedeng dalhan. At the same time, meron na rin doon ng pinakamalapit din na stretcher or ambulance. Opo. Sa Luneta, ang pinakamalapit na paggamutan ay Manila Doctors, Manila Medical Center, at PGH. Saan dadalhin? Huwag naman sana. May kailangan dalhin. Saan mo dadalhin? Marami pong ospital ang nakatalaga po bawat post din. Meaning, kung Tacloban, may identified hospitals na po. For SMOA, may identified hospitals. For Quirino, may mga hospitals na rin. Both private and government hospitals. Problema ko kasi dyan, baka hingan muna ng deposit dyan bago gamutin. Hindi naman po siguro. At baka andyan. May kadahilanan naman po at ginagawa natin lahat ito. Eh. Anong klase ng doktor ang nakakalat? Mga emergency doctors po ito. Mga emergency doctors. Yes. You don't have cardiologists there? The hospitals will have to address that. You don't have neurosurgeons, no? Wala. Hindi po okay. Kailangan. Very well. Yes, pa. Sa emergency, pag sinabing emergency, ano ang dadaluhan ng mga manggagamot? Well, sa ospital, ano, ang PGH, pinakamalaking emergency room sa buong Pilipinas yan. Pero pag may 5 million people ka congregating in one mass gathering event, mahirap i-prepare kasi ang kailangan mo dyan is surge capacity, tinatawag. In fact, kinausap namin ng Red Cross at magtatayo sila, pinarami sa amin ni Chairman Gordon, magtatayo sila ng extra tent hospital doon sa loob ng compound ng Philippine General Hospital. Kasi nga, pag nagkaroon ng, kahit prepared na prepared ng Department of Health, pag nagkaroon ka ng eventuality na merong nagkagulo, di ba? Or nagka-stampede or may sumabog, ang mahihirapan ay lahat ng ospital na pupuntahan. Kasi matetest yung kanilang kapasidad. Lalo na yung mga pampublikong ospital, puno na yan on a day-to-day basis. I'm sure yung mga padadala doon ng mga major case, kagaya nung traslasyon,
Ganun din yan, nakahanda rin yung mga ospital, naghahanda rin yan ng tinatawag na surge capacity. So buti na lang, nagdeklara walang pasok. So mawawala yung mga elective surgery. So pag kailangan, naghahanda din yung mga ospital, hindi lang doon sa site. Natatakot lang kasi ako eh. Katulad nung isa sa translasyon, sinugod sa Manila doctors. Mm-hmm. Pagdating doon eh, dead on arrival. So what can we do to prevent a similar incident? Actually, nag-cooperate yung Catholic Church when I was still undersecretary and nag-prepare kami. In fact, I heard it in mass yesterday na the churches will all be open for all those na mga may sakit, mga bata, at pwedeng mag-join spiritually dito sa pagbisita ng Papa. So maganda yung announcement ng parish priest namin na yung simbahan, tuloy-tuloy, bukas yata lahat ng simbahan during the whole time. At yung hindi kayang pumunta at makipagsiksikan dyan sa Quirino, sa MOA, sa katedral, eh pwedeng pumunta sa simbahan nila at maipagdasal ang Papa. Uh-huh. So maganda yun, nakikinig sila na pabawalan natin yung matatanda at mga bata at may sakit na pumunta dito para makapagdasal pa rin sila habang nandito yung Papa. I'm sure may mga monitor naman yung mga simbahan ngayon, pwedeng ipalabas yung Pope doon. Pero Doc, you will also agree with me na pag may ganitong okasyon, yung adrenaline ang talagang nagpapataas ng kakayahan ng tao eh. So kahit medyo uugod-ugod na yan, pag sinabi mo may Santo Papa dito sa barangay natin, darating yan. Tama yan. At itong dati yung El Shaddai dyan nag-hold ng weekly religious event nila. And kami sa PGH, lahat ng mga terminal, kasi lahat ng mga wala ng pag-asa, nagdadasal yan sa Diyos. Umaasa ng milagro. At ang nagkakataon ay hindi milagro at kinukuha na sila. So nadadala din sila sa ospital. So ano yun eh, talagang kasama sa faith. That's part of the belief. So, kung sabagay, and hindi lang yun sa Catholic, pati sa Christian, pati sa yung iba, yung INC, meron din ganyan, di ba? Naalala nyo. Iba-ibang relihiyon. At yan ang isang nagiging tinitingnan kong parang risk. Ano? Nakita nyo, ang isang bansa kagaya ng France, hindi rin masugpo yung mga hindi naniniwala. Pagkatapos yung, ano yun, yung sa translasyon, may mga Kristiyano na hindi agree dun sa ginagawa ng mga deboto. At nagmontik na mag-away. Ano talaga yun? Very explosive yun eh. Kung nagkatuloy, baka nagka-riot yun. Buti na lang na na-control yun ng ating mga pulis. Mabuti naman kung ganun. So yung mga ganong posibilidad, kailangan bantayan talaga. May doktor kayo, may ospital kayo, may dugo ba? Ayun. Yun po isang magandang aspeto po, Sir Melo, na part ng preparedness at contingency yung presence po ng dugo ng Philippine Red Cross po. In, of course, in coordination with the Papal Health Committee and of course with the lead agency doon, it's with the Department of Health. So we have an ongoing coordination meeting. Malinis naman yung dugo. Opo, sir. Baka lalong mapasama. Ang Red Cross is one of those outside hospital na accredited ng government na mandated to provide blood. Okay. Let's go into the details. Ito, mas nakakatakot ito. Pakilipat nga po ng mikropono. Yan. Sa Philippine National Police po, how far have you gone? May koordinasyon ba? Dahil ang balita namin, tila isasarado ang Quirino area, Quirino Grandstand, at sisimulan lang magpapasok ng tao by 6 o'clock in the morning on Sunday. Ganun nga po ba yun? Ang Philippine National Police ay katulong sa pagsisecure sa katauhan ng ating Santo Papa. At pagsisecure sa lahat ng pupuntahan niya, kung pag-uusapan ay public safety or peace and order. So ang lahat ng pupuntahan niyang lugar ay magkakaroon talaga ng certain rules or pagbabago ng normal na takbo ng traffic, lalong-lalo na. So ang unang maapektuhan dyan, of course, are the motorists, lahat. Kaya nga, as early as last week hanggang ngayon, pinapakinggan ko si Chairman Tolentino at sinasabi niya na mamayang alas dos ay kanyang i-announce ang lahat ng rerouting ng mga sasakyan dulot ng pagpapasarado lang na lahat ng lugar na pupunta natin ng Santo Papa. Unang-una rito yung Quirino Avenue kung saan malapit yung Nunciature, kung saan titira ang ating Santo Papa. So,
Ang Philippine National Police naman ay assist sa MMDA when it comes to traffic. So ang ating hinihiling sa ating mga kababayan, lalo sa mga motorista, ay they should be aware or listening to the advisory of MMDA when it comes to traffic rerouting at daanan. Napakaganda nun. We invited Chairman Tolentino to be with us today. Kaya lang may Van de Honor sa Malacanang at 11 o'clock today. So, nagpadala naman ang message that he cannot come. Thank you very much for the advisory. Anyway, sa Armed Forces of the Philippines po, ano po ba? May mga helicopters po ba tayo? Well, there was a time in during the World Youth Day, the Holy Father had to be taken by a chopper to Luneta. Totoo po yan. Nung huling bisita po ng mahal na Santo Papang si John Paul II, kinailangan ho siyang dalin ng presidential helicopter sa may likod ng Quirino Grandstand dahil hindi na po siya makakapasok dahil sa sobrang dami po ng tao. Nung time po na yon, ang estimate po ay nasa bilang ng mga 4 hanggang 5 million, humigit kumulang. Ngayon po, ang in-expect po nating crowd based sa pag-aaral ay mas higit pa doon. Kanya, meron din po tayong mga paghahanda na maaaring dalin ng mahal na Santo Papa sa lugar na pamamagitan ng helicopter kung hindi na siya makakarating on time. Pero ang nakuha po namin sa mga miyembro ng kanyang security team, ang gusto po talaga ng mahal na Santo Papa ay makapiling ang kanyang pastoral flock. Uh-huh. Ito po ay isang pastoral visit. Katulad po ng sabi ni Bishop Tagle, ni Cardinal Tagle, at nauunawaan po namin yan. Kanya naghahanda po kami lahat sa anumang posibilidad, pero ang unang-una po namin hinihiling, kasi kami po ay nakikipagtulungan lamang sa pulis, at ang armed forces po, lahat ng kagamitan nito, barko, eroplano, land transportation, mga sundalo, pati aso, kasama po yan, nagpa-participate na nagko-contribute. Pati aso po kasama. Opo. Tulong-tulong po yan. Eh yung aming panawagan sa bawat mamamayan, sa bawat Katoliko, sa bawat dadalo, na sana po makinig po tayo sa mga abiso. At makipagtulungan po tayo sa otoridad. Huwag na pong matigas ang ulo. Kung pero, hindi po pwede, huwag po nating pagpipilitan. Kasi this may be classified, Colonel, pero wala ka nang lalandingan sa likod ng Quirino Grandstand. H2O Hotel na yun eh. Ay, hindi po, hindi po. Meron po. Meron pa rin. Meron po tayong paghahanda. Ah, okay. Mabuti na maliwanag. So, pati po yung maglalayag sa may Manila Bay, ipagbabawal po yan. I-open po natin lahat yan. Ay, ganun. Opo. Kaya pati po yung masusugat ako, meron man hong may kailangang evacuate by boat, gagawin po natin yan. At ipagagamit po ng gobyerno lahat ng kagamitan ng armed forces. Ito po ay hindi dahil kami ay inorderan. Ito po ay isang responsibilidad ng ating gobyerno at dahil po karamihan ho ng sundalo natin, ng marino natin, ng sailor natin, ng airman natin, Katoliko po sila. At buong loob nilang ginagawa ito. In fact, ang dami po namin volunteer. Uh-huh. Gusto nilang mag-participate, hindi dahil sila ay bibigyan ng order, kung hindi dahil nararamdaman nila na bilang Katoliko, kailangan nilang tumulong. Very well. We will open the floor to our friends from the media. Timing lang si Estong. Ano? Welcome, Estong of Interaction. We'll open the floor to our friends from the media. Please identify yourself and the entity you come from. Okay? So, wala pa magtatanong? Yung ba mga doktor natin nakadistino, Dr. Lyndon, ano yan? 24/7 ba sila dyan kung sakali? Bago... Actually, bago po mag-umpisa yung activity dito sa Quirino, naka-post na sila. So, hindi po yung sasabay sa pagdating, uh-huh, but rather nakahanda na po sila bago pa man po dumating. Okay. Yung po mga pulis natin, ganun din. Ang lahat ng pulis na kasama sa activities ng Santo Papa ay nagsimula nang dumating dito sa Metro Manila yung ating augmentation. So noong Sabado hanggang kahapon, Sunday, yung mga karagdagang pulis na magsisecure sa lahat ng pupunta natin Santo Papa ay dumating na dito. Pati yung augmentation natin para doon sa Region 8 sa Leyte ay naando na rin. So, ang hindi lang na ipopost pa yung actual na pulis kung saan pupunta. Okay.
Pero sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng dry run or exercise sa pagdating ng Santo Papa. So mamayang gabi, alas 6 ay yung convoy niya ay isa-simulate natin papunta sa kanyang official residence. So very good. Ang ating mga kapulisan na involved dyan ay makakasama na. So titingnan ng lahat, hindi na ng police, traffic, security, PSG, kung ano ang makikita nilang magiging balakid or problema sa pagdating ng Santo Papa sa Villamor at pagpunta sa kanyang official residence. Okay. So these are simulation exercises or dry run para makita natin kung may kinakailang idagdag o mapaganda sa ating serbisyo sa ating Santo this Papa. May be classified, Senior Superintendent Po. Yung bang ididistino nyo may diaper? wala pong diaper sa ating mga kapulisan dyan at wala ring balak ang PNP na mag-issue sa ating mga kapulisan. Dadaan pa kasi sa bidding yun. Yun. Hindi na. Opo. Eh, yung mga doktor natin, naka-diaper ba yun? Ha? O catheter? Hindi naman. Pero siguro, sir, i-clear lang din natin yun. We didn't want to, like, gawing issue itong pagda-diaper. Na ipayo ito dahil sa dami ng mga, like, sabi ni General Padilla kanina, they're estimating more than nung doon sa umaten noong panahon ng World Youth Day. So kung maganda na yung pwesto mo during the mass at naihi ka, tahanapin mo pa yung portalet, sa dami na you have to squeeze in bago makating ng portalet, it will take like 2-3 hours bago ka maihi. Rather than pigilan mo, that will be prone to other problems, health problems, siguro yung panandali ang kung naka-diaper ka man, nakaihi ka lang kaagad, pagtapos ng misa, pag-alisin doon, pwede nyo naman tanggalin kaagad eh. That would help. Kung iniisip mo doon yung consequences ng pagpigil na ihi, na pwede magkaroon ng problema sa health. Ah, okay. Sister, yung bang mga medyo may edad na madre, kasama pa? Ah, hindi na ho siguro. Manunood na lang sila sa TV. Ah, okay. Ah, okay. So, you don't have any problem, no? No. In fact, not all of us have tickets for the Luneta. Ako nga lang ang meron eh, sa amin. Kasi all those naging chair ng Association of Major Religious Superiors, yun lang ang bibigyan ng ticket ng AMRSP. So, alam nga naman pupunta ang mga madre doon, wala silang ticket, di ba? Uh-huh. Eh, hindi naman din sila makakapasok, hindi naman din nila makikita ang Pope. Eh, di manood na lang sila sa TV, kitang-kita mo pa. Okay. So, we don't expect a horde of nuns coming over. There will still be. Oo, yung mga young ones nga kamo, na ano, na makikipagsapalaran dyan, pupunta yan. Ah, okay. Pero yung mga medyo weak na at old na, we will advise them not to go anymore. Yeah. Father, would you care to add to the discussion? How do you look at this? Kayo, napili kayo sa diocese. You're being an Argentinian. What about those who were not selected? How would they feel na hindi sila nakasama sa isang makasaysayang event? Hindi naman. Hindi naman siguro. Kasi sa Luneta, talagang open sa lahat. So definitely, kami mga parish priests, inorganize sa mga parokya namin. So, I'm sure lahat ng pare naman ay pupunta. At ina-advise namin, kapag ikaw ay matanda o may sakit o bata, huwag kayong pumunta. But I also advise, kapag kayo ay able, pumunta naman kayo. Huwag kayong tamaring at manood sa TV lang. Sapagkat itong si Pope Francis taking the risk even of his life para tayo ay dalawin upang tayo ay manatili lang sa ating sopa at manonood sa TV. So, if you are able, come. Kung hindi mo kaya, huwag mong ipilit yung sarili. So, I think lahat ng parokya, ganun po yung advice. So, usually inorganize namin mga buses. So, we come as a parish. So, ganun ho ang mangyari sa akin din sa Luneta. So, saan makakarating yung bus? Hanggang doon na lang. Hanggang doon, tapos maglalakad. Noong World Youth Day, hanggang Santo Domingo. From Santo Domingo to Luneta, nilakad po namin yon noong World Youth Day. In 1995. And you were about 22 years old. Yes. Okay. At wala kong gout noon. Pag nagkakaedad raw kasi, aside from, oh my God, oh my gout, ang nasasabi. Okay, we'll open the floor to our friends from the media. You may have questions. Yes, please. Ernie Reyes po sa interaction.com ng TV5. Medyo late.
May sinasabi kasi yung security nightmare. May threat ba talaga kay Pope? Unang-una, iba po ang mga circumstances noong mga nakaraang pagbisita ng mga dating mahal na Santo Papa natin. Ngayon ho, totoo po ang sinasabi natin na wala po tayo nakikita. Wala pong lumalabas sa ating radar screen na seryosong banta sa Santo Papa. At ito po ay magandang senyales. Hindi ko katulad ng mga nakarang araw. Kasi nung bumisita po ang si Pope John Paul II dito, lalo na yung World Youth Day, may sinasabi kayong Oplan Bujing kanon. Yung circumstances ho nun, tandaan nyo, hindi pa ho nangyayari yung pag-atake sa 9/11 nating alam. Madami pang nangyayari nun na hate incidents. Wala na ho ngayon nun. At ang mahal na Santo Papa po natin ngayon, he is a man of peace. He has been calling for everybody to unite, to do justice to all the injustices that are being done. He was very humble to admit the failures of the church. He is a man who is very much respected. And pati po yung mga imam natin sa Mindanao nagsasabi, wala kaming rason para hindi mahalin ang representante ng Hesukristo. Dahil ang pangalan ho ni Hesukristo ay lumalabas sa Quran mas madaming beses pa kaysa kay Propeta Muhammad. Naniniwala po kami dyan. Kaya pati ina ng Diyos, mahal na mahal nila, si Mama Mary. Kaya kung kayo po'y nanonood at sumusubaybay sa mga nangyayari sa Paris, yung mga Muslim na lumabas, naglalahad, sabi nila, hindi kami naiintindihan. Itong mga radikal na Islam ay kakaunti lamang sa total na bilang ng lahat ng Muslim sa mundo. At karamihan ng Muslim sa mundo naniniwala kung ano ang tinuturo ng kanilang libro, ng kanilang mahal na Quran, which is unity, peace, equality, and all, na sariling mismong mga values na ikinocommunicate ng ating mahal na Santo Papa. Kaya natutuwa po kami. At, pero hindi ho nangangalugan na dahil wala kami nakikita, hindi kami kasama ng kapulisan, hindi ho nagpe-prepare for the worst case scenario ang ating gobyerno. Sa bawat security preparation, ang una hong pinag-iisipan, ano ang posibleng mangyari? Mismo na ho si Presidente, sinabi niya na ho yung dictum ng lahat ng security practitioners. You have to be obsessively dedicated to finding a fault because you don't like to leave any stone unturned in your preparations. Yun lang po ang aming naisabihin para hindi ho kayo mag-alala. Sa amin sa TV5 last week, nagkaroon kami ng seminar tungkol dun sa All About Pope last week. Sama nga si Mayan doon. Ang sinabi sa amin ng mga paring from Vatican na yung lahat daw ng itinerary ni Pope ay nasisira. Lahat daw natin. Anong precautionary measure na ginagawa ng law enforcement agency, including the church, doon sa ganong senaryo? Kasi sabi ni Sir Kangina, from Villamor, to diretso sa Papal Nuncio, eh kung bigla siyang huminto dito sa gitna ng CCP, anong... Although, sir, pwede niyong hindi sabihin yung mga security details kasi baka ano eh. Oh, hindi, tama yung sinabi niyong comment. Matagal na rin na-inform ang authorities, lalong-lalo na yung security preparations namin, na ang ating Santo Papa is pagdating sa itinerary, hindi naman sinasabi nating nasisira, ano? Tumatagal or ang sasabihin natin dyan ay hindi nasusunod yung tamang oras ng schedule dahil nga rin sa pakikisalamuhan niya sa mga mahihirap. So yun yung sinasabi niya, yung ugali niya na hindi niya matiis na tuloy-tuloy yung motorcade, bababa at bababa yan para makadaupang palad ang mga mahihirap. So ang ating preparation dyan ay kasama yung kanyang ganong ugali. So yung sinasabi natin na security nightmare, it's not actually a nightmare, ano? Pinaghandaan ng pulisyan. So it's just a detour from the regular security or tinatawag nating motorcade. So ang kapulisan kasama ang AFP at mga volunteers natin ay nakahanda at inaasahan namin yan na mangyayari. So kung mangyari man, nakahanda ang ating security preparations dyan. Kasama po yan sa ating paghahanda. Yung lahat ng security details o security preparation been aired, been published, is there any other security measures that will be laid down for the Pope
Kasi all the lahat ng quote-unquote magugulo ay mga MPA, MILF, NM, nag-express ng support. So may other, may foreign ba? Ang preparation ng ating gobyerno sa pagdating na ating Santo Papa ay doon sa 5 araw na pagdating niya. Pero ang hindi nalalaman ng karamihan, yung 5 days na stay niya sa ating pag-assist sa kanya when it comes to his security ay mahigit 5 buwan na pinaghandaan yan. So kung isipin mo, more than 5 months, pinagplanuhan na yan. So up to the point na yung sinabi ni Sir kanina, lahat ng pwedeng mangyari ano ay inisip at kung mangyari anong gagawin. So ang ating organization kasama ng lahat ng involved sa security ay ilang araw na nagpupulong sa Camp Cramayan. So yung tinatawag nilang narinig natin sa TV na lone wolf attack, yung sniper attack o lahat ng klaseng aberya, hindi lang yung atake, yung mob mentality na baka may grupo na biglang sumulpot, mag-hekel o manggulo, lahat. Kasama lahat yan. So, yung binabanggit kanina, sir, na yung sinasabi ng ating presidente, lahat ng pwede mangyari, anong gagawin nyo? Nakahanda ba kayo? So, nakahanda po ang ating gobyerno para maharap lahat ang pwedeng mangyari. Lahat po yan. One last. Naggaling ako sa UST kahapon. So, may ginawa kasi kaming rap video, rap music video for the Pope para i-welcome na, para sa interaction. So nakita ko napakaraming Swiss Guard ay mga Vatican Guards doon kahapon. So doon ba sa mga venues na pupuntahan ni Pope, meron bang signal? May jammer ba o what? Hindi po natin masigurado kung may signal jammers yan, ano? Pero parang sa piyesta ng Black Nazarene yan, excuse me, sinasabi nila may signal jammer yan. Pero ang masasabi ko lang, last 2 years noong kapistahan ng Black Nazarene, nagkaroon po ng, actually hindi nag-jam eh, ang mga telecommunications company ang nag-volunteer na tanggalin yung signal sa cell site within the procession of the Black Nazarene. Sila na mismo ang nag-volunteer, hindi po kami naglabas ng jammer doon. So, this time, wala pa naman kami nakikitang dahilan para maglagay ng jammer or para sa i-request namin sa telecommunications na patayin yung signal. Wala pa ko na nakikita. Wala po. Thank you, sir. In the event na mawalan ng signal ang telepono, how will you doctors and Red Cross coordinate? Oh, yeah. Sige nga. With that, as part of our contingency na kailangan may overlapping na preparations, especially in communications, of course, our primary right now is the cell phone. But in case eventuality na mawala po yun, we have prepared for the two-way radios, the portable two-way radios. Yung po bang PGH, may ganun? Oh, yung mga ambulansya, may two-way radio yan, yung nakaload na sa ambulansya. At yung mga i-deploy na doctors, meron din silang handheld. And okay. Ang usually naka-coordinate din namin yung mga volunteer communications group na tumutulong in situations like this. Okay. Pag may disaster, naalala nyo nung Tacloban, walang signal. Eh. Uh-huh. So, two-way radio pa rin, back to basics tayo. Back to ang basic. Idadagdag ko dun sa tanong kanina, maganda yung announcement kanina na bawal ang alak at drugs at bawal ang baril doon sa areas of worship. Kasi kinonsider na yung lahat ng sites na pupuntahan ay places of worship. May batas pala tayo na pwedeng implementa ng PNP. Nahuhulihin ka pag pumunta ka sa place of worship at may dala kang alak, drugs o kaya pinagbabawal na drugs o kaya baril. So okay. Malaking tulong yon kasi kaya nilang ikulong ka agad yun. At siguro mabibigyan tayo ng update kung ilan na nahuli. Tulad ng ginagawa ng mga istasyon ng radyo sa mga simenteryo. Yung mga pasaway. Okay, so masasabi natin sa PGH, open tayo for any eventuality. We prepare for the worst. Yun ang, pag mass gathering event kasi,
dalawang klase ang injuries na ini-expect natin. Parang yung sa translation, panay mga minor lang, yung mga nakapaa, nabububog. So madali gamutin yung betadine lang yun, at saka ano, hugas-hugas, tapal, band-aid. Meron naman, pinaka-extreme, atakihin sa puso, yung namatay. Dito, ganun din. Most likely, ang most common dyan, yung time namin, yung mga hinika, yung mga na hiningal, yung mga may high blood, tumaas ang blood pressure, yung may diabetes, bumaba blood sugar. Low blood sugar, or nag-high blood sugar, kaya yan gamutin on-site ng ating mga volunteers doon. Okay. Pero pag nag-complicate, yun ang dadalhin. And yung mass casualty incident. Okay, yung wawawi. Lahat wawawi type. Oo, yung meron lang nag-announce ng gulo. Sabi, oh, hindi papapasukin yung walang ticket. Eh, di siyempre, lahat gusto pumasok. Uh-huh. Di, nagtula ka na. Yun na, stampede na. Uh-huh. So, 100 ang namatay doon sa wawawi type. Hindi lang 100 yun. Oo, pero yun, makikita mo talaga, yun yung crowd management na very important. Yung ano kasi, yung PNP, ang ginagawa nila, yung tinatawag na crowd control. Pag merong riot or pag merong political rally, crowd control yun. Yung crowd management, iba yun. You decide, kasi pag rock concert yan, dapat stricto ka na sa drugs. Pag religious, yun ang experience natin nung World Youth Day. Very helpful lahat. Pati yung mga hinihimatay na bata, binubuhat lang from the top. Umaabot sa amin sa mga PGH, medical station. Hindi, sa medical station. Kala ko sa PGH. Hindi, pero hirap din yung mga volunteer kasi binubuhat nila sa stretcher yung hinimatay. Eh kung yung hinimatay 200 pounds, kagaya ko. Uh-huh. Yung 100 meters na buhat mo yun, tanongin mo yung mga volunteer, hinihingal sila. Kasi 100 meters bubuhatin mo to get to the station. Tapos mayroon parang bullhorn para tatabi yung tao. Alam niyo naman dito, pag ambulansya, hindi tumatabi sa sakyan. Okay. So sana naman yung mga tao tatabi pag mayroon talagang emergency, di ba? Para makaabot. So, hindi, pag may ambulansya, yun na sinusundan eh. Yung nga, hindi. Yung gali ng Pilipino yun eh. Hindi, sa crowd, pag siksikan, pagka may hinimatay at dadali mo sa station nila, kailangan magbigay kayo doon sa mga rescuer. Kasi may on foot yan eh, di ba? May mga lalakad para mag-first aid. So, alright, kailangan ng kooperasyon ng lahat. Father Luciano, likas ba kay Father Bergoglio nung araw, yung pag-alis doon sa mga schedule at magtutuko sa tao? Yes, talagang ganun po siya. Nasa kanyang personalidad yung lalapit siya sa tao at makikipagkwentuhan sa tao. Lalo-lalo kapag somehow may tao na mahihina, nasa stretcher, nasa wheelchair, maliit na bata, matatanda na ilalapit sa kanya. Hihinto na hihinto yan. Ginawa niya mula noong siya ay obispo, ganyan po lagi. Nakipagkwentuhan siya sa tao. In fact, may nagtanong sa kanya ng journalist noong galing siya Brazil, pauwi sa Roma. Sabi niya, sorry, Holy Father, di ba medyo crazy yung ugali na bumababa kayo at lumalapit sa tao for security reason. But sabi niya, di ba kapag yung obispo ay malayo sa tao, yung ang crazy. Yun ang crazy. Kapag yung obispo at may malaking gap at hindi siya lumalapit sa tao. So, galing po ito sa kanyang puso bilang pastol, itong ugali ng paglapit. Aha, okay. Sister, angkop ba sa ugali na Santo Papa o na obispo yung gano'n? Bababa ka sa tao? Yung ordinary? Dapat, sabi mo. Pero in reality, hindi. Hindi ba? Kaya ka tayo namamangha at ina-admire natin itong Pope kasi hindi natin ine-expect yung ginagawa niya. Although it's actually ordinary. Di ba? Wala naman siya extraordinary ginagawa. Only that, you do not expect the Pope to do those things. Kasi ang Pope dapat yung may ceremonies, may ganito, may ganyan. Eh, hindi niya pinafollow yun. Talagang yung ano, nasa puso niya, ginagawa niya. At ang gusto ko sa kanya kasi, hindi siya nagpapapogi point. Hindi niya ginagawa yun. Hindi umi-epal. No? Hindi. Talaga nakikita mo spontaneous, natural, di ba? Kayo yung nakahanga-hanga sa kanya. Ah, okay. Diba? Maganda yun. At alam mo nung sinabi mo na amoy payatas, hindi ba yun ang sinabi niya? You should go to the sheep and dapat mangamoy kayo ng parang sheep. Amoy tupa dapat kayo. Hindi amoy lamb chops. May mga kakaiba, amoy tupa saka lamb chops. No? Diba yun?
Yes, please. Please identify yourself and the entity you come from. Mean po from TV5. Sir, for DOH and PGH lang po, will we have special lanes sa mga hospitals? Kasi like pag New Year, di ba nag-expect tayo ng mga puputukan? Ganon din ba ngayon kung may mga mangyari po? Mga special arrangements ba? Yes, meron naman tayong, kasi lahat yan will be treated as an emergency case. So pagdating naman ng hospital yan, regardless naman may special lane or wala, we'll still be assessed on how severe or yung klase ng urgency nung lang pagtingin sa kanila. So regardless naman, kasi baka naman may makasabay din galing sa labas na urgent din. So they will all be treated equally kasi depende sa urgency yon. Sa PGH po? Ang first step sa any emergency patient is a step in medicine called triage. Ang ibig sabihin ng triage, ipaprioritize mo. Walang priority na galing ka dito, sumasamba ka, or ordinary person ka. Basta you have a condition that will you will die within minutes, dapat una kang gamutin. If you have a condition that, well, you can wait, you should wait. If you have a condition na dun sa outpatient, ay dun ka sa outpatient na doktor mo ipapasa. So, hindi siya base sa where you come from. It's based on, kagaya nga sinabi nila, sa severity ng condition mo pag dinala ka na. Pag dinala ka sa ospital, most likely na triage na nila on-site. Silang mga volunteer na sabi, ito hindi kaya dito. Kailangan dalin sa emergency room ng ospital. So, malamang uunahin yon. Yes, please. Ano lang po ulit yung mga in-expect natin na mga posibleng mangyari lalo kapag malakihang like yung Masa Quirino? Ano yung mga pinaghahandaan ho natin? Mga nahimatay, mga paano? Oh, yun nga, sinabi ko kanina, karamihan are the most common conditions which are all very minor. Madalasan dyan yung mga high blood, nakakalimutan sa excitement nila na makita yung Pope. Nakakalimutan inumin yung maintenance, tapos hindi nadala. Pagdating doon, sumasakit yung ulo, mahihilo, magpapa-blood pressure. Ay, alam naman ng Red Cross, yung talaan nila pagka-translasyon. Yung diabetic, nakakalimutan inumin yung anti-diabetic medicine o mag-inject ng insulin o hindi nabaon. Tapos yung may asthma, medyo maganda yung pabango ng katabi mo, pinawisan na, medyo hinika. Yun ang kailangan nila manebulize. So very practical. And in fact, kung nagpe-prepare lahat, ang ano ko nga dito sa mga tao na magiging pilgrims, kasi lahat naman tayo will be pilgrims, eh, mag-isip kayo, di ba? Common sense, sentido common din ang gagamitin dyan. But kung doctor, common sense nowadays is uncommon. Hindi, pero doon sa taong may common sense, kapamilya mo, alam mo yung tatay mo, may high blood, eh sabihin mo, ikaw, daddy, dali mo yung gamot mo sa high blood at magdala ka extra kasi baka atakihin ka doon ng high blood, may dala kang pang pansalba. Eh, kung mapunta ka sa lugar na malayo sa Red Cross, malayo sa DOH, eh, na-stroke ka. Pero na, malapit ka naman sa pare. Para namang na. Mentality ng mga jihadist dyan, hindi naman tama yan. Pero basbasa na, pero wala bang maliligaw ng mga ahente ng punerarya sa PGH? Like, ganito, papaliwanag ko sa inyo kung ano ang trabaho sa emergency room. Yung trabaho sa emergency room, kaming mga doktor, ang tinatawag na doktor na recipients of society's bad behavior. Totoo yun, di ba? Kasi nga, yung mga nagsaksakan, nagbarilan, yung reckless magmaneho, yung tumatawid sa hindi dapat tawiran, yung nagmumotor na sira ulo, yung kain ng kain, tumaba, naging diabetic, naging high blood. So, we are the recipients of bad behavior. Kaya gusto namin yung Catholic Church pinapabehave niya yung society. Pumain ng tama, mag-exercise, maging mabait sa kapwa, magbigay. Huwag maging violent, di ba? Huwag mag-away. Pagka ganun, eh wala kaming trabaho sa emergency room kung lahat mabait. So, very well. Pahabol, sige. Ano po yung worst lang natin na pinaghahandaan? Mass casualty pa rin na stampede pa rin ang pinaka-threat. Kasi nga, because of the number, 5 million to 6 million people. And ang takot ko is, there are some things na I hope I can criticize the preparations. Yung barricades na ginawa nila, I've been to the Vatican, ginagawa talaga yon, may quadrants. And alam na yon nung mga taong nagpupunta sa Vatican na you enter a quadrant, di ka pwede pumunta doon. Hintuin ka nung six-footer na Swiss guard, bawal tumalon or lumipat. Talagang you stay in your quadrant. Uh-huh. Ang Pilipino, hindi pa yata sanay sa ganun. So, gustong-gusto, malamang sinuggest ng Swiss guard ito eh. Pero hindi ganun yung behavior at mentality ng Pilipino. Nakita mo naman yung translation, ilang taon na natin ginagawa yan. Ilang taon na kami nagko-coordinate na ayusin para walang injury.
iba ang behavior. Alam ni Father yan for 21 years. Yung mga deboto talagang pupunta, lalapit, di ba? Hahawak or whatever. So, kailangan i-temper. I-temper. Yun lang airport natin, ibang-iba sa airport ng ibang bayan. Eh. Kasi nga, buong pamilya, buong barangay, yung ospital. Pag nagkasakit yung pasyente, buong barangay nando dun sa ospital. Di ba? So, that's the different kind of culture. And yung security arrangement natin, kailangan ma-match yung behavior. Kundi, magagalit yan, mag-i-stampede, kagaya nangyari sa Wawawi. Sabi, okay. Sabi ni nung TV announcer, eh, lahat bibigyan ng regalo, ng pera. Pero uh-huh. May nag-announce doon, eh yun lang yung ticket ang pwedeng pumasok. Ay, nagkagulo na. Very simple announcement to try to organize it. It created the... Yeah, Father. I think hindi ko masyado naririnig sa balita, but siguro importante yung manawagan sa mga parokya na i-organize yung pagpunta sa Luneta. Kasi alam mo, kapag pupunta kayo, let's say, 2,000 parishioner, but if you come as a parish, mas madaling i-organize. So, yung crowd, mas madaling i-control kapag may kanya-kanyang leader. Let's say, kung bawat parokya ay pupunta, mas madaling i-organize yan. O, dito tayo uupo, huwag kayong lumayo. Pag lumayo kayo, magpaalam sa coordinator. So, madaling i-organize ang isang crowd. Yung ang naranasan ko nung World Youth Day, no? Kami 500 young people from Payatas, but well-organized naman. So, yung experience no World Youth Day, parang hindi nakakatakot. I think malaking tulong kapag yung mga parokya ay nag-organize. Very well. 100 kayo. Hanggang Santo Domingo lang and then naglakad na kayo. 500. 500? 500 noong World Youth Day. Yes. Okay. Yes, Colonel. Tama ho yung sabi ni Father. May ilang interview na po kaming nagawa na pinapaalala po namin yan. Pero isinadjust po namin sa National Organizing Committee na isama yung... abiso na ito sa publiko na mag-organize kayo, mag-rent kayo ng bus at huwag kayong pupunta ng isa-isa. Huwag niyong gagamitin ng kotse niyo. Kasi yung sarili niyong bus na marerentahan, may sariling driver. Para pag din-drop off kayo, pwede na kayong iiwan at maglakad doon. So ang key po dito ay tulad ng sinumula natin kanina, disiplina at organisasyon. Kung tayo po ay magiging disiplinado at organized, at alam po ng bawat miyembro ng grupo na dadalhin natin, may barrier tayo dyan, huwag niyong tatalunan yan. Ito po ang exit kung may emergency. Yung awareness na yon, malaking bagay po yon. Napakalaking bagay. We hope na the behavior that was shown previously, kasi ang laki na ho ng dinaanan natin eh. Nung unang bisita po ng isang Santo Papa dito, si Pope Paul VI, iba ho ang behavior ng Pilipino. Nung bumisita po si Pope John Paul, maganda, gumaganda, tuloy-tuloy. So ito pong pagbisita na to sa ating pagdidiskusyon, na-expect naman natin na I personally believe in and very optimistic on the capacity of our people to be mature. We have gone through all countries. Nakita naman ng bawat Pilipino kung anong merong uri ng disiplina sa ibang bansa. Madami sa atin naging OFW. Ang mismong taxi driver na nakakausap ko, ang dami niyang learnings na binabahagi habang kami tumatakbo sa isang traffic. So sabi ko, there's hope. And there is this hope that will translate to each and every individual of his family, of his community, of his parish, that will eventually lead to a very mature citizenry. And we are hoping, and by the grace of God and the gift of the Holy Spirit, which our Vatican security personnel are always citing, the Holy Spirit will take care of the Pope, He will take care of us, and we're counting on that. Na sana maging maganda yung magiging behavior ng ating mamamayan. Sister Mary Jan. Meron akong strange suggestion sa PNP. Alam nyo, if you want to have help, you get the nuns to help you. Kasi ang experience ko dyan, mas they follow us rather than the police. Oh, nga, no? Excuse me. I had the experience that many times when I was guarding June Losada. Uh-huh. Tapos may mga tao dyan na pinapaalis ng police, ayaw. Si Sister Estrel, ginanun lang siya. Nakita madre, sabi niya, umalis. Ah, ganun? Oh, totoo yon. I mean, modesty aside ba yun or whatever, but effective talaga po. Pag ang madre ang magsabi, umalis kayo, aalis sila. Ah, okay. Kaya, ang ibig sabihin, maghanap kayo ng mga young nuns to help you.
kasama kayo rin. Hindi naman sila lang, kundi may kasama kayong madre para meron silang parang moral authority to tell them to umalis kayo dyan or mag-ano kayo pag may dumadating na mga emergency. Pwede ba, ano yun kayo? Sila yung magaganyan. Okay. Oh, believe ako sa madre. Okay. Madre kasi ako. Pero with that, sister, kamusta na po kayo? Last time tayo nagkita kay Corey. Yung namatay si Corey. Nung araw? Oh, nung araw po yan. Years ago, nagkita kayo nung patay si Corey. Of course, every Sunday kasama namin si Tita Corey. Eh, well, yung sinabi nyo kanina, sister, are you going to deploy nuns within the perimeter ng Quirino Grandson? There is no such thing. Hindi nga, that's why sabi ko, strange to kong suggestion ko because I don't know of any arrangement like that. But that is my suggestion to the PNP that they should ask help from the religious to help them to, ano nga, to let the crowd obey. Yes. At even the, ano, even the mga emergency to help you, ano, maghawi ng mga tao. Kasi yun po ang experience ko talaga. Opa. Na pag kami ang nakiusap, sumusunod yung mga tao. How can you identify the real nun to the fake nuns? Baka mamaya may mga fake nuns. Baka mapasok ng fake. May mapasok ng faking nuns yun. Eh, hindi naman ho. Diba? Oo nga po, yung marshal. Sana kasama ang mga madre sa marshal. Okay. It's not too late. Pero, Colonel po, nung World Youth Day, ilang araw din dito si St. John Paul II, wala raw creaming nangyari. So pati raw yung mga snatcher nandun sa audience ng Holy Father. Do you expect the same scenario ngayon? Walang mandurukot, walang hold-upper, at iba pa. Hindi, bago ko sagutin yun, Camelo. Yung sinabi ni sister, maganda yon. So I think I will be suggesting that to our leaders in the PNP na sa lahat ng malalaking religious activity, we will ask the religious community, nuns, na isama natin, lalo na sa frontline crowd control. Isasuggest po namin yan. Ang nasa akin number mo, sister, ikaw ang tuturo ko. ang telepono ng AMRSP kasi sila yung central. Sige po, sister. Ang crime po, on the part of the PNP, hindi po namin iniisip na dahil ito ay isang religious activity at ang Santo Papa ang ating maging bisita, hindi po namin iniisip na hindi na magbantay at walang mangyayaring krimen, lalong-lalo na yung financial crimes, yung pandurukot, pang-aagaw, lahat. Meron pa rin tayong preparation dyan. Ito yung sinasabi natin na kasama sa public safety operations namin na ang kapulisan ay kasama sa pagbabantay laban sa mga ganyang mga activities. Kasama pa rin yan. So, of course, we are hoping and praying na walang mangyaring dukutan o nakawan, but we are still prepared to prevent those from happening. All right, well said. Yes, please. I'm Attorney Jerry Nasino, a freelance writer. Actually, this is an observation and I would like to ask comments from those who are concerned. And I'm happy that all the security measures are being prepared by our talented and bright military and police officers. You know, I witnessed how the Pope broke a protocol during one of his visits. When he was inside his Pope mobile, somebody shouted at him saying, "Holy Father," and he heard the voice and he recognized the voice. So he looked back and he showed this priest. The priest, his longtime friend. Yeah. And he asked him to ride with him in the Pope mobile. Uh-huh. And the priest was, I think priest is a Filipino priest. No, he's not. He's not a Filipino priest. He was an Argentinian. Well, anyway, whether Argentinian... He may be able to do it. Yeah, Argentinian or Filipino, whatever. The mere fact that, you know, he broke a very strict protocol because you just don't allow somebody to ride with the Pope. What do you think have the military or our police officers inputted this measure, this observation in preparing a security measures for the Pope?
I think the Swiss Guards will take care of it, right? Kasama po yun, ang Swiss Guard, saka yung ating PSG, na siya po ang katulong ng Swiss Guard sa personal safety ng ating Santo Papa. Kagaya na nabanggit natin kanina, yung kanyang, ang tawag natin dyan is uncommon character na bumababa at talagang pupunta kung nasaan yung mga taong gusto niyo lapitan. So kasama po yan sa ating security preparation. This morning I was reading an article about him and he's fond of going down from his ride and hug the sick or the old people and to carry babies. You know, the suggestion of Sister Mary Jun Mananzan about nuns being utilized would, I think, would be a good one. Thank you. Thank you. Yes, please. Magandang umaga po, Jerry Kibilan, freelance. Yung sabi po ng ating kaibigan na tiga Argentina is magulo sa kamarin, magulo sa payatas, pero po, mas magulo sa mga subdivision. Okay. So, ngayon po, gusto ko ipakita ang ginagawa namin. Nakatulong si Cardinal Sin, si Father Nonong. Ito po. De, Cardinal Tagle. Tagle. Oh, okay. Okay, ito mahirap po na pagkasama si Cardinal Sin. Uy, meron nandun. Okay nga. Okay. Oh, delikado. Oh, okay, okay. Ngayon po yung sinabi ni Sister Mary John, naalala ko po noong 1986 na ang mga madre ang tumagpatigil sa mga tangke. Tandaan po natin yon. Kaya po maganda yung suggestion ni Sister Mary John. At conforme ako rin. Meron po kaming kasama na hinihingi ng tulong ko, na ikalat ko na sana yung mga magkakalat dyan sa luneta, sana matuto na sila na linisin nila ang kanilang okay kalat. Colonel Po, may event sa MOA, sa Mall of Asia. Ito yung meeting of families. Sino mag-i-screen nung pupunta ron? Is it the police? Is it the armed forces? O yung security guards ng SM na no ID, no entry? Yung makakasama nating Santo Papa mga pamilya ay alam na nila sila. Pero as a precaution, normal pa rin na lahat ng papasok ay ating sinisigurado na walang pinagbabawal na makakapasok. Yung mga pinagsasabi natin, yung mga backpacks, bags, payongs, or mga kutsilyo, whatever, ay na-screen pa rin yan. So ang mag-i-screen dyan ay kasama ang police natin. Of course, yung ating PSG na naandun din mismo sa building. Wow. Yun ang nakikita ko, nightmare para sa kanila dahil sila yung nakabantay. Yes, may isa akong nightmare na nakikita kasi kung 5 to 6 million ang pupunta sa Quirino sa linggo para magmisa, eh kalahati po ng Metro Manila yon. Yung mga masasamang loob pwede magbukas kotse, mag-akyat bahay. Kasi alam nila, Katoliko itong nakatira dito, pumunta sa Pope, naghanap ng ano. So, yun ang siguro reminder natin sa PNP na i-remind din ng public to secure their homes of abode and their personal property. Kasi baka yung mga hindi naman Katoliko, eh, yun ang gumawa ng crimes against property. Kasi yung crimes against person, covered natin eh. Nando doon ang mga security, nando doon ang armed forces okay eh. Sana ma-secure. Yes, please. Sana po manawagan yung mga parishes natin sa kabarangay captain na time out muna sa ganung pag-uugali. Tandaan natin, may dalang karma yung pagiging ganung ugali. At ialay na lang natin yung sakripisyong yon para magkaroon tayo ng maayos na... Yes, please. Magandang umaga po. Elmer James Bandol, online writer po. Ang... Aha, interested po ako doon sa sinabi ni Director Toy, ang DOH, na it's very necessary magamit ang diaper. Interesado ko doon sa diaper. But sa point of view ng PNP, parang hindi necessary, and the armed forces, I think. Maaring tabu yun sa inyo, sa isip nyo, because the stature perhaps you want to maintain, but for health reasons, in the near future, do you think sa AFP and PNP, tatanggapin ba ang ganyang attitude ng DOH?
Unang-una po, hindi namin minamaliit yung measure ni Chairman Tolentino. Maliwanag po yan. Sinasabi lang namin na preference po, personal preference ng bawat sundalo namin. Kasi po, unang-una, wala kaming pondo para bigyan sila ng diaper. Kaya kung personal preference po nila yan, sila na po ang bibili gamit ang sarili nilang pera. Kaya yun po ang sinasabi namin. Bukod po doon, ang nangyayari po sa amin sa nangyayari po sa isang sundalo, lalo na pagka mayroong mga ginagawang misyon. Yung adrenaline po niya at saka yung physical makeup niya, tumataas po yan eh. Nagsha-shutdown yung ibang bodily functions para mapunta doon sa pinaka-importanting bodily function. Kasama na po yung bladder doon. Kaya yung mga sundalo namin, alam po nila yan, realistic scenario po. I-concur ko yung sinabi ni Colonel ha. Medically, pagka-trained yung personnel, kagaya kami, surgeon ako, when we operate for 12 hours to 14 hours, pag umihi kami before the operation, when we scrub, hindi na kami iihi hanggang magsara ka nung body nung patient na inooperahan mo. And nagtataka ako, bakit hindi ako umihi? And I think yung mga sundalo na lumalaban sa gera, alam din nila yun na yung pagka mag-engage na kami nakalaban, kahit mag-gera yan ng 24 oras, yung iba dyan, hindi umiihi. And that's a normal physiologic fight or flight mechanism. That's right. That's a physiologic, and that can be trained. As a surgeon, na-train ako dyan. Uh-huh. So, kung hindi ka trained, yan, like yung mga military AFP, trained yan. Kasi sa training nila, walang ihian na bumbugan, sunod-sunod. And your kidneys become, and bladder become trained. Sa amin kasi, yung diapers, hindi kasama sa sukat ng uniforme. So, kung meron mo may gusto magsuot dyan, baka hindi na maisarado yung kanyang pantalon. Makapal yan eh. So, you can just imagine, kung sinabi, lahat kayo mga pulis, mag-diaper. Baka wala na magkasya yung mga pantalon kasi kakapal na yan. Pangit, you know, it's not part of the uniform talaga. Hindi kakasya yan, normally. So, kung sasabihin mong mag-diaper, magpapatay ng bagong pantalon, yung maluwag. Gastos yan. May isa talagang, pa kaming option dyan sa mga doktor. Hindi talaga advisable. Pwedeng lagyan ng tinatawag na condom catheter, pero sa lalaki lang ito. Yung people na hindi makakontrol, nilalagyan yun ng condom, may rubber band, tapos may tube yun, nakakabit sa tabi ng hita. And that is a bladder. And then, doon lang, tuloy-tuloy lang yung ihi. Pero i-empty mo rin yun pag napuno. Parang you have to go to somewhere and empty it. So, pero ang pinakasimple naman, we talk about diaper, condom catheter, adrenaline. Pinakasimple, humanap ka ng private na lugar, magdala ka ng malong. Kung lalaki ka, magdala ka ng empty bottle. Yung ininuman mong tubig, wag mo itatapon. Kasi pag nagka-emergency ka, yun ang gagamitin mo rin para mag-empty ng bladder mo. At huwag mo siyang itatapon. At huwag kang kakain ng bagong lutong mani, right? Huwag kang masyadong magkape. Mimisa ka doon, huwag kang magkape at magtsaa. Kasi yan mga diuretic yan. Kasi maiihi ka talaga. Okay. Follow up? Thank you. Baka in the near future, magkakaroon tayo sa General Appropriation Act na para lang sa mga diaper. Provisions. Okay. Ang isa pa ay ang nakikita ko po during this youth gathering, yung mga street hawkers natin, na para bagang part na sila ng system, doon din sila kumikita eh. Huwag na natin pag-compute. We're talking of hawkers. Yes, hawkers. Dahil pag na-mispronounce mo yan, ibang dating yan. Ano na? Hawkers. ano ba ang kwan natin dito, ang ating PNP, ang patakaran dito? Simula mamaya, ang Manila Police District or City of Manila ay inaabisuhan lahat ng mga sasakyan na nakapark dito sa Ross Boulevard sa vicinity ng Quirino, tatanggalin na. Kasama sa pagsasaayos nila ng dadaanan nating Santo Papa sa kayong pupuntahan na mas maluwag dapat kasi inasa natin na mas maraming tao. So, lahat ho ng sasakyan na nakapark o magpapark, ipagbabawal, kasama na rin lahat ng mga sidewalk vendors, hawkers, pinagbabawal na rin po. Kaya nga ang abiso ng ating gobyerno, sa lahat ng pupunta, magdala kayo ng inyong pagkain at inumin. Kasi nga mga vendor talagang paalisin kasi sayang yung espasyong kanilang kukunin na tatayuan ng ating mga bibisita sa Santo Papa. Okay. So, magandang bagay yon. Hindi kaya magkaroon ng protesta yung federasyon ng mga magtotokneneng sa Pilipinas.
ano lang naman ito, pansamanta. Sila naman ay hindi pinagbabawalan doon sa vicinity. Halimbawa, dito kasi yung malapit, bawal. So kung saan yung edge o yung ano ng mga tao, doon sila. Okay. Ang pinagbabawal lang sa mismong center of activities. Pahabol. Pahabol lang po. Kasi para naisip ko lang. Sa US Embassy, meron bang, kasi pinakamalapit ang US Embassy sa Luneta, meron bang special security measures ang law enforcement agency within, although kahit wala naman threat, napakatindi ng security doon. As is yung security nila, kasi maski maraming tao ng ganyan, yung security naman nila, alam ng embassy ang kanilang ginagawa. So, maski hindi natin sasabihin, yung security nila magdadagdag. At sa ating kaalaman, regular po yung ating security support sa kanila. Yung PNP, andun yung Special Action Force natin. At kung gugustuhin nilang mas marami, ay magbibigay ang PNP. But hanggang ngayon, wala pa namang sinasabi na karagdagang security requirement nila. So I'm sure they know that kung kinakailangan. Matanong ko lang po, collaboration ba yung PNP at saka AAP sa kanilang command center? Saan po yung command center? May mga detalye po tayong hindi pwedeng sabihin sa publiko. Pero meron pong command center na paglalagyan ng ating mga tiga PNP at tiga armed forces. Hindi ko lang po pwedeng sabihin what I mean dito po sa ano sa Luneta, may command center. Meron po tayo diyan. May pwede bang malaman ko saan po or parang station or meron po tayong Luneta detachment ng police doon sa likod ng grandstand. Sa tabi ba 'yon? Sa tabi. Actually, yung collaboration ng PNP-AFP, talagang ever since lahat ng malaking activity, nakasupport lagi ang AFP sa PNP. Ano? Ang dyan sa Quirino Grandstand, meron tayong Luneta PCP. Sa kung nakaharap ka sa Manila Hotel, left side of Manila Hotel, meron tayong PCP dyan. So, in most cases o activities, nandun ang ating command center ng PNP. So, ang command center ng activities dyan, meron dyan sa Luneta. Because andyan na yan, nakatayo na yung building, andyan yung communications, in place na lahat. But it does not prevent us from putting others na multiple command centers for easy management of crowd. So, hindi lang yon, meron pa tayong ibang itatayo dyan. Thank you. Alam nyo, mga kaibigan, by this time, next Monday, palagay ko, we will begin to enjoy a vacation because the Holy Father by this time has already left the Philippines. So I'd like to get the messages of our friends. Let's start with the Philippine Red Cross. In the event na meron mga kailangan ng tulong, saan sila tatawag? May hotline ba kayo? Yes, ang Philippine Red Cross po ay may namimintin na po na 24/7 operation center at nandiyan po sa aming national office sa Mayport area Manila. Dial po sila ng 527-0000 or dial 143 o kaya direct line 527-5787. At diyan po nakahanda po ang aming organisasyon lalo sa pagbisita po ng Papa. Andiyan po yung ating mga medical team, ating ambulansya at kung kakailanganin yung ating mga plastic boats kung kakailanganin at response vehicles, especially sa mass casualty po. Magdideploy po kami ng nasa average po na 2,000 personnel all in all po. Kaya nandiyan po, it is in support para sa Papal Committee on Health and overall response, of course, in coordination, cooperation with the Department of Health as lead in the medical part. Yeah. Kasama na ba dyan yung sa 2,000 yung nasa Tacloban? At kasama Palo? Na po yun. Kasama na po ang overall. Po, Red Cross is also throwing its full assets in, dito po sa pagbisita po ng Papa. Papa. Opo, okay, yeah. Thank you. Yes, well, please. Ang advice ko sa media to write about how each and every person eh, pwedeng mag-contribute sa preparedness. Siguro ngayon magmumura tayo dahil magta-traffic, magda-dry run, magsi-simulation yung ating uniform personnel at mga people concerned directly. Pero ang preparation is really each individual. In fact, kami nag-spiritual preparation nun eh with Cardinal Tagle on what is the meaning of this. It's not about the Pope. It's about Jesus Christ. It's about mercy. It's about compassion of the poor and the afflicted. So
kung yun ang mentality ng lahat ng pilgrims, I guess, wala tayong threats, wala tayong problema. So, if you in the media will write about that and how you prepare, use common sense. Yung mga napag-usapan natin, isulat nyo para yung mga nagbabasa ng mga articles nyo makapunta doon ng safe, mapayapa, healthy, and spiritually ma-enrich sila with the visit of God. Pahabol kong tanong, how does it feel to be back home at PGH from DOH? It's always nice to be at home. It feels, you're always happy when you're at home. Okay, very well. Sa Armed Forces po, kayo po muna, Colonel Resti Padilla. Unang-una po, wag po kayong magsasawang pakinggan ang aming mga abiso. Dahil paulit-ulit po naming sasabihin ito sa mga susunod na araw na nagmumukha na kaming parang sirang plaka. Pero unang-una sa lahat, pakita po natin na disiplinado tayo bilang isang mamamayan. Ayusin po natin ang ating pagsalubong sa Mahal na Santo Papa. Tulad po ng sabi ni former Yusek, ang importante po dito, mismo na po ang Santo Papa nagsasabi, huwag ako ang pagtuunan nyo ng pansin, kundi yung mensahe na dinadala ko at yung taong itinuturo ko kayong lahat, si Hesukristo. At kung ganun ang mangyayari at ganun ang ating magiging attitude, palagay po namin magiging mainam ito. So, disiplinado po tayo dapat, makinig po tayo sa mga abiso at sumunod po tayo sa lahat ng organizers sa kanilang mga reminders. Pwede po, antabay po ang karamihan dyan sa mga dadaanan ng Santo Papa. Huwag po kayo magbe-breach ng barrier at ng mga human barricade. Antayin po natin. Kung siya po ihihinto at imbitahin po kayo, magiging maayos naman po siguro ang daloy at papalapitin tayo ng mga security personnel. Yun lang po. Senior Superintendent po. Thank you, Colonel Resti. Amen sa sinabi ni Sir Padilla. Ang may dadagdag... Prayer meeting to. Amen. Lahat ng sinabi niya doon sa disiplina, cooperation, lahat. Ang isang may dadagdag ko lang, nababanggit natin lagi, ang pupunta sa lugar na pupunta natin, Santo Papa, ay lahat nananampalataya, o sabi ni Doktor, mga pilgrims. So ang pakiusap namin sa law enforcement side, sa lahat ng mga nananampalataya, pag may nakita tayong tao na hindi naman mukhang nananampalataya o mukhang hindi pilgrim. Mukhang tampalasan, gano'n? Tampalasan, saka mukhang baka iba ang mission niya doon, iba ang pakay, ay nais naming malaman kung sino yan at nasaan yan. Ipagbigay alam sa ating mga kapulisan na nandyan lang sa paligid, sa pulis, sa sundalo. So, kung meron tayong nakita na gano'n ang intensyon o hindi maganda intensyon o kahinahinala ang kilos o mga bagay na kahinahinala, ipag-report din sa ating mga kapulisan. Thank you very much. Dr. Lyndon. Salamat po sa pagkakataon. Ang tulad ng abiso po ng mga kasama natin dito, ang importante po talaga dito ay sumunod po tayo sa lahat ng ibinibigay na abiso, paunang abiso. At araw-araw kami rin po sa Department of Health ay hindi rin po magsasawa sa kakasabi po kung anong mga dapat gawin para maiwasan po natin ang gulo o anumang sakuna na pwede mangyari. Ang gusto sana natin ay although nakapost naman po ang health sector, medical group sa bawat lugar, ayaw nating magamit ito. Ibig sabihin nun, walang kaguluhan nangyari, walang sakunan naging problema, dahil isinaisip po natin ang dahilan kung bakit po tayo nandoon ay hindi lamang po makita ang Santo Papa, kundi sa puso natin kung bakit tayo nakipagsiksikan at anong gusto nating mensahe po. Father Luciano, please. Siguro dalawang bagay. Una, uli sa mga parokya, ibahagi natin ang ating kontribusyon dito sa security. By way of organizing yung mga parishioners, malaking tulong kung kami mga parish priests mag-organize ng aming parishioners, makakatulong ito. At pangalawa, sa lahat ng pupunta, huwag sana tayo maging magkasarili. Mahalaga na dumalaw ang Santo Papa sa ating bayan. Yon ang mahalaga. Kung personally, makausap ko o mapicturan ko na malapitan o hindi, hindi yon ang pinakamahalaga. Kumbaga, huwag nating unahin yung sarili lang. Doon nagsisimula yung mga estampit. Basta ako lumapit, bahala ko sa buhay nyo. Yung ganyang ugali, nakakagulo. Kaya uunahin natin na basta maging mapayapa at makabuluhan ang pagdalaw niya sa Pilipinas, masaya tayong lahat. Thank you very much. Alam po ninyo, sa karamihan ng tahanan sa Pilipinas, yung misis ang laging may last say. So si Sister Mary Jan will have the last say
in this morning's forum. Sister Mary Jan. Okay. Gusto ko lang ipaalala sa lahat ng itong evento na to, it's not a political or diplomatic event. It is primarily a spiritual event. Kaya po, napakaganda yung preparation natin, security, etc. Ang tingin ko po, ang pinaka-importante yung preparation ng ating sarili. Hindi po ba? Kaya, at saka ang team, sabi nga ninyo, ang team nitong visit ng Pope ay mercy and compassion. Kaya siguro pag magpe-prepare tayo ngayon, ano yung preparation natin? Eh, tanungin natin sa sarili natin, sa pamilya natin, meron bang nag-a-ask ng forgiveness, hindi ko pino-forgive? Meron ba akong kakulangan sa tao na hindi ako nag-a-ask ng forgiveness? Yun po ang pinaksa akin, pinakamagandang preparation sa pagdating ng Pope. Tingnan natin kung how we are really practicing mercy and compassion in our lives. That is the best preparation. At saka si ko sa expectation, siyempre ang dami nating expectation. Hindi naman magagawa ng Pope lahat, di ba? At may mga disappointed, etc. Sa akin, ang expectation ko lang, sana po ma-infect tayong lahat noong virtue ng Pope, ng mercy and compassion, so that when he has gone home, sana lahat tayo are more compassionate and more most merciful. And that would mean the success of the visit of the Pope to our country. Thank you lang po. Mga kaibigan, on that note, we bring to a close our special presentation. Personally, I've seen Paul VI, I've seen John Paul II in Legazpi and in Manila in 95. At hopefully, makikita ko si Pope Francis. I'd like to thank each and everyone who took time out to be with us. It's a pleasure having you with us. Let's all pray that this will be a success, not only for the country, but for the Catholic Church. Thank you. Have a nice day.